meron tayong 396 athletes na pinadala sa 19th Asian Games at 4th Asian Para Games. Kumpiyansa ang PSC sa mga pinadalang Pilipino na makakasungkit ng mga medalya. May pressure sa ating boxing team pero lalaban daw sila para sa ating bansa. Nagbabalik si Marty Bautista. Handang-handa na ang ating mga atleta na iwagayway ang watawat ng Pilipinas sa nalalapit na 19th Asian Games at 4th Asian Para Games sa Hangzhou, China. 396 athletes ang sasabak sa ASEAN, mas malaking contingent kumpara sa 271 athletes na lumipad sa Indonesia dati. Present sa send-off ceremony ang ilang sports officials para magbigay suporta. Kabilang si Philippine Olympic Committee Chief Bambol Tolentino at si Senate Sports Committee Chairman Bonggo. Naroon din si Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman na kumpiyansang magiging mas malaki ang medal haul ngayong taon. Sa nakaraang edisyon ng ASEAD, nagtapos sa 19th place ang Team Pilipinas with 4 golds, 2 silvers at 15 bronze. Give a couple, maybe EJ Obiena, pole vault. Then you have your gymnastics. Even without Carlos Yulo, the other athletes from gymnastics performed well in Cambodia. Then you also have your weightlifting, okay? And I'm sure a lot of other sports, other athletes will actually perform well. 40 sports ang sasalihan ng Team Pilipinas, kabilang ang boxing na nakakaramdam daw ng dagdag na pressure. Kailangang umabot ng 2 sa ating mga pambato sa finals ng men's event para sa automatic qualification sa Olympics. May automatic qualification din ang mga makakaabot sa semifinals para naman sa women's boxing. Tiwala naman si Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall na makakaya ng Team Pilipinas ang pressure. Nakikita namin na lahat po kami, buo yung loob namin. And then yung coaches namin, tinutulungan din kami na yung pressure nandyan lang. Kailangan nang i-absorb namin yan. Nandyan din, di mawawala yan. Pero dapat yung focus nandun pa rin. Ang Gilas 3x3 Women's naman, ready na rin daw na gumawa ng kasaysayan sa ASEAN. This is the first time po kasi na Gilas Women's has been invited po sa Asian Games. So, very new po kami dito sa Asian Games. Pero yung iba naman po, like, especially sa 5v5, nakakalaban po ng mga atas yun usually sa FIBA. So, mga kilala na rin po yung mga kalaban nun po. Sa September 23 na, magsisimula ang ASEAD at magtatagal hanggang October 8. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cossing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.